Ako po si Ilma Moros Posadas, head coach po ng Jose Rizal University ng track and field team. Ang pangarap ko po noon nung nandoon pa ako sa bayan namin sa Romblon ay makapagtapos ng pag-aaral at saka yung talento ko nga na nakikita na ko ng aming mayor doon at saka yung coach namin sa Romblon na may talento nga daw ako dahil magaling daw akong tumakbo at tumalon. So yung pangarap ko ay siyempre nung panahon ng mga 1980s eh naririnig ko lang po yung pangalan ni Miss Lydia De Vega sa radyo kasi nung mga time na po yun ay wala namang ano TV. So siyempre yung pangarap ko na maging isa ring sikat na manlalaro ay hindi naman ako na failure kasi kumbaga sa ano nagmula din pa ako sa ano palaro sa school in trams hanggang sa district meet. Tapos provincial meet at regional meet. So in-approach po ako na kung pwede nga daw ako na maging player nila dito sa Rizal, sa Sports Center. So training lang po ako at ang sabi sa akin, ihanda mo na ang sarili mo dahil magbabanggaan kami daw sa laban. Sa women ako kaagad nilagay dahil nakikitaan ako ng galing. Ayun nga, ang pangarap ng coach ko, natupad po dahil tinalo namin ang NCR, si Lydia. Nag-champion kami. In spite na marami pa sana akong pangarap na ma-break ang record sa junior na elevate ako sa women. So wala akong magawa pero mission accomplished dahil nagkapangalan ako at natalo ko nga si Miss Lydia De Vega. So doon nag-umpisa na namayagpag yung pangalan ko. Ang inspirasyon ko po ay ang aking mga magulang kasi sa hirap ng buhay po talaga doon sa Romblon, nakita ko yung pagtatrabaho nila. Marami kaming magkapatid pero siyempre, gusto ko mabawasan yung responsibilidad ng magulang ko kaya gaano din ako katapang na hinarap at yung takot ko sa Diyos kasi sabi ng magulang ko, Elma, kahit saan ka mapunta, pag sumikat ka at nagkaroon ka ng pangalan, huwag kang makalimot sa Diyos, lumingon ka sa pinanggalingan mo at mag-antay ka ng tamang panahon para sa iyo. Handa kung kumbaga sa ano yung karangalan na ibigay ko para sa ating bayang Pilipinas, ang masaya na naranasan ko sa paglalaro is bawat manalo ako sa paglalaro ko at bawat mag-coach sa universidad na hinahawakan namin na nagbe-break sila ng record nananalo yung kumbaga sa ano yung achievement ko achievement ng atleta ng Jose Rizal University nakagraduate pa sila so malaking bagay yun Ilma di ba hero ka itong school ng Jose Rizal University is hero. Kaya yun din, palang na-touch din ako dahil Jose Rizal University. So, tinanggap ko yung challenge. So, napatunayan namin. So, ito ngayon na mamayagpag, nakakagraduate na yung mga bata, nakakapagtrabaho na, at nakaproduce ng national team. So, I'm proud. Nung tumatakbo ako noon at naglalaro, ang nakatatak sa isip ko is, nandito na ako, pinaghirapan ko to, gagawin ko to. Para sa ating bansang Pilipinas, talagang hindi rin sila nagkamali dahil bakit nakasalalay ang kumbaga sa ano, yung pamilya ko, yung school na dinadala ko, Jose Rizal University, at yung sambayan ng Pilipinas, mabigat po dahil ang expectation ng sambayan ng Pilipino is gusto mo palaging panalo, pero natupad yun, hindi ko sila failure sa hanggang sa huling nag-retire ako, hanggang naging coach kami. Up and down, pero never, never akong give up kami mag-asawa. Dahil sabi ko, ang Diyos naman at basta may nagsusuporta lang sa'yo, nandyan sila. Ipapanalo mo yan eh, pati ang bata na nakaka-inspired ka. So motivation po yun eh, manggagaling sa presidente, sa paligid ng school, yung support nila, mga staff ng Jose Rizal University, ang galing. Kasi in-uplift po talaga nila, pati na rin kaming coaches kung paano i-motivate. Kasi hindi naman po habang buhay is estudyante. Hindi rin naman habang buhay is athlete. So dapat tiisin nilang hirap at sarap. Babalansin lang po talaga nila para makapag-graduate at makapag... yung sa, academy, sa sports nila is balance para maganda. Graduate na, medalist pa. Tapos yung work. Nag-aantay na lang sa kanila. Ang ma-advise ko sa mga atleta at estudyante dito
tinanggap nyo to bilang isang atleta, dapat harapin nyo, huwag kayong sumuko, ilabas nyo ang galing nyo. Akin lang, i-challenge nyo yung sarili nyo. Determination, dedication, hard work, discipline, at respeto. So sana mag-isip kayo ng mabuti yung oportunidad dahil bakit dumarating na. Pag hindi nyo minalaga yan, mawawala yan. Kasi ang opportunity, magkatok minsan-minsan, hindi na babalik. So yung once nag-knock na, grab the opportunity. Ang aking sa sarili ko, Lord, habaan mo pa ang buhay ko. Kasi gusto ko pa rin makatulong sa mga kabataan, lalo na yung mahirap na hindi kaya mag-aral, pero minsan naman may talento, hindi minamahalaga. So para sa sarili ko gusto ko iyon ang matupad din ang pangarap nila. Yung nakamtan ko, sana makamtan din nila. Pasalamatan ko talaga to na nabigyan ako ng pagkakataon hanggat kaya ko. Ito na siguro yung huning-hining ako hanggat kasama ko rin yung mister ko na hindi ako magsasawa sa kakatulong unless lang na magkasakit ako at hanggang doon na yung buhay ko. Buhay ko kasi gusto ko pa rin makatulong sa mga kabataan lalo na yung mahirap na hindi kaya mag-aral pero minsan naman may talento hindi minamahalaga. So para sa sarili ko gusto ko iyon ang matupad din ang pangarap nila. Yung nakamtan ko, sana makamtan din nila. Pasalamatan ko talaga to na nabigyan ako ng pagkakataon hanggat kaya ko. Ito na siguro yung huning-hining ako hanggat kasama ko rin yung mister ko na hindi ako magsasawa sa kakatulong unless lang na magkasakit ako at hanggang doon na yung buhay ko.